So what's up mga kametal? Isang magandang araw muli sa inyong lahat dyan. I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. Kung saan man kayo sa sulok ng mundo, kung nasa Pilipinas kayo or sa ibang bansa, I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. So andito na naman muli ang inyong kametal na si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kalaman, dagdag idea kung paano mag-layout, mag-marking ng ating reinforcement pad ng ating lateral Y 45 degree. So sa part 1 ng video na ito ay tinuro ko po doon yung calculation ng ating formula at naging example natin doon yung ating 4 inch na equal lateral Y 45 degree. So sa part 2 ng video na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano tayo magmamarking doon mismo sa ating pipe. So mga kamital, kung nais nyo pong kumuha ng idea, siguraduhin nyo lang na napanood yung ating part 1 at itong ating part 2 ngayon na ituturo ko po sa inyo para maintindihan nyo yung ating buong video tutorial na ito. So bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. Let's go mga kamital, start na tayo. So mga kamital, ito na yung ating example ng ating pipe na ating mamarkahan ngayon. So ang ating example ngayon, ito lang ang ating 4 inch kasi wala po tayong 5 inch na available na pipe para gawin nating reinforcement pad ng ating lateral. So ngayon, assuming na lang na ito ay 5 inch. So ipapakita ko lang naman sa inyo kung paano tayo magmamarking. So ngayon, kinuha ko na yung ating mga answers doon sa ating vertical, sa ating 30 degree, yan 16.76, sa ating 60 degree, 90, 120, at hanggang sa ating 180. So yan na yung ating mga answers doon. At dito naman sa ating horizontal, yan sa ating 30 degree, 33.77, 60 degree is 60.11, at 73.60. sa ating horizontal. So ngayon sa ating fad width 57 mm. So ngayon itatransfer natin yung mga numbers dito sa ating pipe. So ngayon mga kamital, nagmarka na ako ng ating isang horizontal at isa din sa ating vertical. So for example, dito po tayo nagsisimula. So ngayon ang ating vertical, ang ating lateral ay, ang direction niya is pakanan. So dito tayo magsimula sa kanan papunta doon sa kaliwa. So kung doon naman yung ating direction sa ating kaliwa, so doon din tayo magsimula sa kaliwa papunta sa kanan. So sisimula natin yung ating measurement sa ating vertical muna. So sa ating 60 degree is 16.76. 60 degree is 61.02, 112.40, 144, 162.30. Sa ating 180 degree is 168.40. So yan na yung ating measurement sa ating vertical. So sa 30 degree, 60, 90, 120, 150, at sa ating 180 degree. So i-wrap around natin yan para maglinya na naman tayo sa ating horizontal. So ayun kamital, nakuha na natin yung ating mga measurement sa ating vertical. So ngayon, kukunin naman natin yung ating horizontal. So sa ating 30 degree is 33.77. Ayan, 60 degree is 60.91, 73.60 sa ating 90 degree. So ayan. So dito sa kabila, ganun din.
So ayan ang mga kamital. Nakuha na natin yung ating mga markings. Linyahan natin. Ayan. So ngayon mga kamital, nakuha na natin yung ating mga markings. So ito yung ating zero sa ating horizontal line. Ito yung ating 30, 60, 90. Ayan. Dito naman sa ating vertical, ito yung ating zero. Ayan. 30, 60, 90, 120, 150 at saka yung ating 180. Yan. So simula sa 0, yan, lagyan natin ng mga point. Yan. Lagyan natin mga point. Dahil sa point na ito, nag-combine na yung ating vertical at saka yung ating horizontal. So yan. Nakuha na natin yung ating mga point. I-connect na natin yung ating mga linya. Yan na yung ating layout ng ating butas ng ating reinforcement pad. Ngayon, kukunin naman natin yung ating pad width natin. Yung ating 57mm. So, yan. Hanggang dyan yung ating pad width natin. So, ngayon, linyahan din natin yan. So ngayon guys, natapos na yung ating reinforcement pad. So ganyan na yung ating forma ng ating reinforcement pad. Kaya lang ito ay 4 inch. So pagka 5 inch yan, medyo bubuka pa siya ng konti. So yun lang mga kamital, yung ating pag-layout at pag-marking ng ating 45 reinforcement pad ng ating lateral Y. Kung hindi nyo po masyadong nakuha yung ating mga calculation, pwede nyo balikan yung ating part 1 ng video na ito dahil ito ay continuation ng ating part 1. So ito ay naging part 2 ng ating video. Sa pag-layout ng ating reinforcement pad sa ating 45 lateral Y, related lang siya doon sa ating paggawa ng ating header hole ng ating lateral. So medyo nag-add lang tayo konti para sa kanyang distance doon sa kanyang welding distance. Kung gagawa kayo na lateral 45 degree or sa kahit anong degree, kung i-calculate nyo yan, kung gagawa kayo ng header hole or sa ating reinforcement pad, doon din kayo mismo kukuha ng measurement para makumpleto yung inyong set ng inyong lateral Y. So hindi gaya sa ating saddle T ay napakadali lang yung ating paggawa ng ating header hole at saka yung sa ating reinforcement pad ng ating saddle T. So guys, kung meron po kayong mga katanungan about sa video na ito, ay pwede po kayong mag-comment dyan sa ating comment box at ilalagay ko rin dyan yung ating formula dyan sa ating description box para meron po kayong mapagkuhanan ng ating formula. So kung meron din naman kayong mga request about sa fabrication job o sa
sa piping, pwede po kayong mag-request sa akin. At kung kaya naman natin gawin yan, ay gagawin din natin yan yung inyong mga request. So guys, I hope napagkuhanan ninyo ng idea ang video na ito. I hope nakatulong sa inyo at magamit po ninyo sa inyo inyong mga trabaho. Bago tayo magtatapos ay isa-shoutout muna natin yung ating mga masugid na mga taga-subaybay. Nagre-request sila na magpapa-shoutout sa atin. So isa-shoutout natin itong ating mga kamital. So shoutout dyan sa iyo, Joel Bacala. Yan, mega shoutout dyan sa iyo, sir. I hope na sa mabuting kalagayan po kayo dyan, kung saan man po kayo katrabaho sa ibang bansa or nasa Pilipinas. Ingat-ingat po kayo lagi dyan, sir. At mega shoutout din dyan sa ating kababayan na nasa Abu Dhabi, si Victor Robles. Yan, mega shoutout dyan sa iyo, sir, Victor Robles, sa ating isa nating kamital na nasa Abu Dhabi. So ingat-ingat po kayo dyan, sir. I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. So mga kamital, yun lang po ang aking may share sa inyo sa araw na ito. I hope makagawa pa tayo ng mga informative videos na makakatulong sa ating mga kamital. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, ay subscribe mo na yan at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. Like nyo na rin yan at i-share sa iba para makatulong naman. So yun lang guys, at maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. Bye bye. We'll be right back.